Ayan, good day once again mga kapatid. For today's video, i-update ko po kayo patungkol po doon sa pag-aalaga ko ng broad-breasted na pabo. Ayan, yan po yung pinakamalalaking lahi ng pabo. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Sa ngayon po mga kapatid, tag-ulan na po talaga dito sa amin. Napakaputik na po ng aking pabuhan. So ngayon, hindi po ako masyadong pinalad pagdating po sa broad-breasted. Kung nakikita nyo, ito, mayroon po ako dito. Ayan, nakuha ko po ito noong ano tawag dito, February 4 or 5. Napisa po sila noong January 4. Ayan. Tapos ito, may isa po na lalaki na broad-breasted. Huli po ito ng kunti doon sa ito. Bali, walo po yung pabo ko na broad-breasted mga kapatid. Ito po yung pinakaunang pabo na broad-breasted na nahawakan ko. Pero sa ngayon, sa kasamaang palad, mayroon na lamang po akong 5. Ayan. So, ikikwento ko po sa inyo ang nangyari. Ito na lamang po, may 5 po ako dito ngayon na natira. 3 white na babae at isang black na babae. Tapos ito, lalaki po ito na isa. Kaya lang, ang problema ng lalaking ito ay buktot. Kumbaga, hindi po tuwid yung kanyang likod. Ayan o. Kita nyo naman, hindi po masyadong tuwid eh. Ayan, kung hawakan natin, ayan. So, ang nangyari dito mga kapatid, namatayan po ako ng isang black bronze na babae. Ayan. So, napagtimbang-timbang ko po, yung naging sanhi talaga nun is heat stroke po. Ayan. Mayroon rin counting chance na dahil maagang kinastahan ng isa kong barako yung kasama nito. And then, sa sunod na araw, mga dumaan yung mga 3 araw mula nung namatayan ako ng isang black bronze. Mainit kasi yung panahon na yon. Inatake po sila sa heat stroke na naman uli. And then, yung isa, yung babae na kulay white is, ay yung lalaki na kulay white na pang Paris ko sana sa 3 na yan. Ayun. Hinihingal kasi siya at yung isang lalaki, pinainom ko ng electrolytes, electrogen powder. Ang nangyari, nagpupumiglas. Ayun, nang ipinasok ko yung improvised na parang sirens ko po. Papakita ko na lang sa inyo yung improvised ko na sirens. Ayan po yung kanyang itsura. Nagpumiglas kasi yung white na lalaki, hindi ko masyadong nahawakan. Ang nangyari, na disgrasya kasi yung electrogen powder na hinalo ko po sa tubig ay aksidente pong nakapasok sa kanyang bunganga papunta sa heart. Ayan. May dalawa kasing tubo yung kanilang liig. May papunta kasi yan sa heart. So, aksidente pong napasukan. At ayun, namatay po siya nang dumaan yung mga ilang minuto. So, ipapakita ko naman sa inyo yung nangyari po sa isa namang barako na yung black bronze. Pakita ko po sa inyo, ito po yung kanyang hitsura ngayon. Sobrang putik po talaga. So, ito na po siya mga kapatid. Buti na lang sa ngayon, nakakatayo po siya ng kunti. Noong mga nakarang araw, mga 3 araw po ay hindi po siya nakakatayo. Kaya lang ito may parang nag-black-black yung kanyang tapay-tapay. Pero ngayon, nakakatayo na po siya ng kunti kasi kagabi, inilagay ko diyan sa sako, yung sako na yan. So, ayan, yung picture na yan, yan po yung giging
tawag ito, yan po yung naging hitsura niya. Yan po yung naging kalagayan niya. Nagdadalawang isip ako pagdating po dito sa kanya kung mapapakinabangan pa ba ito or hindi na. So ginawa ko rin ang video na ito, nang saga doon yung iba nating kasama is makapagbigay po sila ng idea kung yung ganitong nangyari sa pabo is mapapakinabangan pa ba. Hindi rin siya masyadong malakas ng kumain, kumakain naman. Kaya lang sa ngayon, yung ginagawa ko is sinusubuan ko siya ng katas ng malunggay para kahit paano ay makatulong sa kanya. Tapos yung kanyang dumi, ayos naman. Hindi naman po yung may sakit o may problema sa lamang loob. Ang tingin ko dito is hindi ko siya na-diet. Ayan po mga kapatid. Tapos nung apat na buwan kasi sila, pinapagala-gala ko yan dito. Kaya lang parang nagkaroon ng sakit yung ibang kasamahan niya, kaya ibinalik ko uli doon sa kulungan. So mga isang buwan po siya siguro na andito lang siya mga kapatid, andito sila. Bago nangyari yon is andito sila sa loob ng area na ito. Ayan, dito po sila. So nakita ko na hindi po siya masyadong nakakagala-gala. Isa po yun sa siguro sa naging problema. Pahaba naman itong area na ito, kaya lang yung yung barako na yon is hanggang dito lang. Tapos mainit siguro yung area. So ayun, naging karanasan ko talaga is hindi po ako masyadong pinalad sa pagkakataong ito pagdating sa broadbreasted. Kaya lang ayun, wala pa kasi ako masyadong karanasan. Kaya ito, ibinalita ko na rin ito sa inyo nang sa ganun ay magkaroon po ng idea yung mga baguhan pa po. Kasi marami pong nagsisimula ngayon sa pag-aalaga ng pabo, isrikta na po silang nag-aalaga ng broodbreasted. So nang sa ganun, itong naging karanasan ko po is makunan nyo po ng idea. Ang maganda po talaga siguro sa broodbreasted mga kapatid is makagala-gala po sila. Ngayon, ibinukod ko muna sila dito kasi nga tag-ulan dito sa amin. Pero pag mainit po yung area, nilalabas ko na po ito mga kapatid. Itong broodbreasted na ito ay nilalabas ko na po. Doon, may area kasi doon na naka-exclusive naman. Ayan, yung may interlinks o cyclone wire. Diyan ko po sila pinagala-gala. Tapos dito sa mga hybrid, wala namang problema dito sa hybrid. Ayos lang naman sila dito. Doon lang sa broodbreasted, nagkaroon po talaga ng problema mga kapatid. Bali, dalawa po yung namatay. And then yung isa ay nagka-problema pa. Kasi parang nahihirapan po siyang tumayo. So, ang conclusion ko po dito mga kapatid na siguro sa susunod na mga pagkakataon kung ipapahintulot, ayan, nagkaroon naman kami ng kasunduan ni Sir Walter. Pinagbigyan niya naman ako. So, yung kanyang ipapadala sa akin na dalawang lalaki is, ayun, nagkasundo kami na papalitan ko lang ng kagaya nito yung pwede na pong katayin. So, ingat po kayo mga kapatid, lalo na po yung mga wala pa po masyadong karanasan sa broodbreasted. Ako, may karanasan na po ako sa local. Tapos sa hybrid, hindi pa po masyadong mataas yung karanasan ko sa hybrid. Sa hybrid, wala pong problema. Para lang po sila, kagaya lang po sila sa local. Ang kagandahan na kasi sa hybrid kong pabo is malapad yung area na napagala-galaan nila. Kumbaga, sakto sa exercise. Alam ko naman, may nagsabi naman sa akin na dapat po talaga is naka-preference po yung broodbreasted. Nakakatulong po sa kanila yon, lalo na pag gagamitin natin pang materialis. So, ayun, hindi ko rin kasi na maagang na diet
Yung last timbang ko po sa lalaking pabo na yun is umabot po siya ng 10 kilograms nung 5 months old pa po siya. Ayun, hanggang doon lang sa pagtimbang. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang araw, ayun na, ito na po yung na-encounter ko sa pabong yun na para po siyang inatake. Uy! Amlig kay bisita, no? Nog. Ayan. So, ito po siya, mga kapatid. Sana tuluyan pa itong gumaling at makayanan niya na yung kanyang katawan. Ayos naman, oh, nakakatayo naman siya. Mga ilang minuto na po siya nakatayo ng ganito. Inalis ko na po siya sa sako. Labanok, kung saman, kaya? Ayan po. Ayan po, mga kapatid. Sa unang pagkakataon na sumubok po ako ng broadrested, hindi ko po agad nakuha yung kung paano gamayin o anong diskarte po pagdating sa broadrested. So, ganun pa man, hindi po tayo susuko. Sa awat tulong ng Diyos, susubukan pa rin natin uli na makapag-produce o makapagparami ng broadrested. Kaya lang, sa pagkakataong ito, ayun, waiting muna yung aking mga babae kasi nga, yung isang lalaki, considered po yun na reject kasi buktot. So, siguro, kung hindi ko pa mapapakinabangan yung kukunin ko mula doon kang Sir Walter. Ayan. So, gagawa muna ako ng breed na semi-pure broad-breasted. Ayan. Kasi gagamit ako ng hybrid na lalaki, ibabangga ko muna doon sa pure na broad-breasted na babae. So, yun muna yung aking gagawin. Tapos siguro pag okay na, pwede nang gamitin yung kukunin ko na lalaki mula doon kang Sir Walter. Saka na siguro ako makapag-produce ng broadrested. So, ayan po mga kapatid, ibinahagi ko po ito sa inyo nang sa ganun ay mapagkunan nyo po ito ng idea na pagdating po sa broadrested ay hindi po siya masyadong madali talaga. Ayan, so hindi po ako nagsaksi sa unang pagkakataon. Pero sa awa tulong ng Diyos, ayan, susubukan ko uli sa susunod, baka sakaling pagpalain na. Hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nagustuhan at napagkunan ninyo ito ng kaunting idea, yung kamalian ko po sa larangan na pag-aalaga ng pabo. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!